Extend yung party nila Debbie at Tunet ngayon, kaya sigurado gagabihin na sila ng uwi. Ngayon, tatanghaliin yun bukas ng pasok. Kaya kayo, ang gagawin nyo unang-una, i-check nyo agad yung mga gamit na inuwi nila. Kailangan nyo ma-inventaryo agad yun, okay? Yes po, ma'am. O sige, muna na ako sa inyo, ha? Kayo na magsara nito. Sige po, ma'am. Salamat. Ingat po, ma'am. Sige. Hey, sorry, ha? Ngayon ako natapos. Inip ka ba? Okay lang. Kahit forever pa ako maghintay. Ay, sus! Oo nga. Hindi ako may inip. Yung anak natin, babe, yun lang inip na inip sa bahay. Nangako ako sa kanya, nasusunduin kita at uuwi ka na maaga ngayon. Ito na. Uwi na tayo. Halika na. Halika na. Halika na. Pauwi ka na ba, Mama? Opo, anak. Pauwi na si Mama. Sinusundo ni Daddy katulad ng bilin mo. Yay! O, sige. Antayin mo kami dyan, ha? Magpaka-good boy ka dyan. Pauwi na kami. I love you palagi, Mama! I love you palagi, anak. I love you palagi, Buddy. Buddy, I love you palagi! O, sige, Miko. Bye. Masaya ka na. Nakausap mo na mama mo sa kan daddy mo. Opo. Tapos na po ako dito. Laro na po tayo. Ay, naku. Maghahanda pa ako ng hapunan, anak. Sige, nali ka na. Ah, Nay Tatay. Ako na ho bahala kay Miko. Sige. Susunod ka po, ah. Oo, mauna ka na. Susunod ako. Sige po. Miko! Hi po! Ang tagal ko na po kayong hindi nakita. Bakit po kayo nandito? Gusto niyo po pumasok sa loob? Hindi na. Nandito ako para sunduin ka. Pinapasundo ka ng mama mo. Halika na. Naghihintay mama mo. Dada na. Teka lang po. Tawagan po muna natin si mama. Hindi na kailangan. Naghihintay yung mama mo. Miko, tara na. Miko! Tara. Ay, nakapamalay lang po ako. Marami kang damit sa kotse. Yan ang tunay mama, Miko. Miko, tara na. Miko, bitiwan mo ang bata! Huwag kang mangyayon. Sino ka ba? Bitiwan mo siya! Miko, halika dito. Huwag kang mangyayon lang. Nay, tatay! Itawan mo si Miko! Tiwan mo siya sabi! Sabi mo, tamayin! Miko, halika dito! Miko! Itawan mo! Itawan mo! Tiwan mo! Tiwan mo! Ipasok sa Miko! Ipasok sa Miko! Tiwan mo! Raymond! Nasusuntan mo sa loob! Papakulong kita! Sinaktan ka ba niya? Hindi po, Mama. Buwan niyo po, dumating po si Tita Clara. Salamat, ha? Kundi dahil sa iba, hindi mo nilihan mo si Miko. Ginawa ko lang ang dapat. Mama, bakit po siya ganun? Akala ko po friend mo po siya. Basta huwag kasasama ka kahit ganino, ha? Miko, lalo na sa inip mo kilala. Erin, sasama ko na muna si Nato sa presinto, ha? Sasama ko? Hindi na. Tutuwa ko na muna si Miko. Ulo rin yung isang pulis dun, eh. Tingnan pa ako ng 20 pang kape. Natoy, napaaway ka daw. Oh, nasaktan ka ba? Bang, okay na po. Okay na po. Galing po kami ng presinto. Oh, yung lalaking yun na naman, ano? Yung tatay ni Miko? Bang, ako ang tatay ni Miko. Basta yung lalaking yun kung bakit naman ang gugulo rito parate. Bang, unahan na kita. Huwag mong sisihin si Irene sa kasalanan ng lalaking yun. Hindi siya may kasalanan. Bakit? May sinabi ba ako? Eh, parang nangyayari na to eh. Alam ko na to eh. Alam ko na kung anong tutumbukin nyo. Well, I'm sorry kung nag-alala ako sa'yo. Ina mo lang naman ako, di ba? Ma'am! It's alright, Natoy. I know where I stand in your life right now. Babe, ano nangyari?
Nasaktan ka? Nareklamo na namin siya. Inaayos na rin yung TRO laban sa kanya. At hindi ako magdadalawang isip na ipakulong siya sakaling ulitin yung ginawa niya. Muntik na, babe. Muntik na niyang makuha si Miko. Wala siyang ibang gustong gawin kundi sirain yung buhay ko. Bigla lang siya sumusunod ko saan-saan, babe. Habang nabubuhay ako, hindi niya makukuha si Miko. Hinding-hindi niya masisira yung buhay natin. Pangako yan. Ano ko na kitang umiyak ha? Lalo kang hindi makakalapit sa anak mo kung matutuloy yung TRO. Sa tingin mo ba mapipigilin ako ng isang TRO lang? Ako pa rin ang ama ng bata. Ipaglalaban ko ang karapatan ko sa kanya. Mama, ang tsaan niyo. Hinayaan mo na lang sanang kunin ang lalaki niyo yung bata. You know, Irene deserves it. Dapat magdusa rin siya tulad ng ginagawa niya sa akin. Sa pag-agaw ng simpatya ng anak ko. Pero hindi niyo makukuha ang loob ni Natoy sa pananakit kay Irene. Kayo na rin ho ang nagsabi. Hindi napipilit si Natoy na gawin ng kahit ano. Baka tuluyan lang siya mawala kung ginawa ko yun. I like you. Madali ka matuto. Okay ka lang ba? Si Irene, si Miko, okay lang ba sila? Tulog na sila. Clara, maraming salamat nga pala. Sa kabila ng lahat, nagmalasakit ka pa rin para sa pamilya ko. Wala yun. Langis at tubig, di mapagsama na tunay mang pag-ibig. Salamat sa pagiging mabuting kaibigan. Mahal na mahal man kita. Sige, mabalikan ko din maging ako. May mahal ka namang iba. Sabi ng lintik na tutukos sa nangyari kay Miko? Paano kasi, Bebs? Ayaw niya maniwala sa akin. Laging busy. Yan, ganyan ang palabre-flabre sa escape-scape na ganyan. Ano escape? Skype. Ay, ganun talaga. Maganda kasi ako. O, teka, teka. O. Pag walang love life, hindi maganda. Ganun? Di sa akin ang galing yan. Ay, pero teka, totoo? Oo. Buti na lang niligtas ni Clara si Miko. Bilib ako dyan kay Jaime. No, consistent ang pagiging baliw. Ah, ay, Bebs! Hey, ano ba yan, Mars? Bakit? Binabawin na namin. Yung sinabi namin na mukha siyang kabayo. Kasi ito nagkukwento nga kami. May pag... Ay, dahil ganun man. May pag... Paano yun, diba? Nakasumakayo pa sa akin. Ay, Clara. Paano? Magiging mag-BFF naman yung sa Erin tsaka si Clara dahil sa ginawa ni Clara kay Miko? Ha?
Grabe naman yun. Dati ermat mo, ngayon pati misis mo na. Ang weird. Siguro nga, kailangan ko ng tuluyang kalimutan yung nangyari sa amin ni Clara. Dati akala ko suntok sa buwan eh. Pero dahil sa nangyari, pwede naman pala. Kaya ka nasabi mo, di ba, Momol? Move on lang. Weird talaga eh. Pasensya na dumaan ako dito nang walang pasabi, ha? Okay lang. Ba't ka nandito? Eh, kasi hinahanap ko yung opisina ng Testa. Kaya lang mukhang naligaw-ligaw ako. Nakita ko tong Happy Days. Naalala ko na nagtatrabaho ka dito. Ay, hindi lang siya dito nagtatrabaho. Siya lang magiging may-ari ng Happy Days. Baby nga pala. Clara. Clara, ngayon pala nagpapasalamat pa kami sa'yo. Kasi kung hindi pala dahil sa'yo, aba, napahamak na inaanak natin. Oo nga. Tama ka doon. Wala lang yun. Ay, teka. Anong wala lang yun? Hindi wala lang yun. Ano bang gusto mo? Milk, soft drink, juice, tea. Ay, hindi. Ito na lang. Wine, scotch, gin, a rem. Wala kami na. Bakit siya na? Nakakaya yung scotch. Hindi. Magpapatulong lang sana ako sa opisina ng Tesla. Hindi ko kasi mahanap yun. Alam mo, Clara, kasi malayo dito yun. Kung gusto mo, samahan na lang kita para hindi ka maligaw. Ha? Hindi mo nakakaabalo sa'yo? Hindi. Di ba okay lang naman, mga bebs? Oo naman. Okay lang naman. Kaya-kaya namin dalawa. Oo naman. Ayan, samahan na lang kita. Sandali, kunin ko yung bag ko, ha? Tang! Nandiyan na daw si Dr. Mercedita. Tara! Salamat. Anong gusto mo? Treat kita. Ah, naku, hindi na. Okay lang. Sigurado ka? Wala pa to sa ginawa mo para sa amin. Sige na, kahit kape lang. Hindi kasi ako pwede magkape. Kasi sinisigmura ako. Eh, nagpatingin ka na ba sa doktor? Gusto mo samahan kita kasi baka kung ano na yan. Ah, hindi na. Nagpatingin na ako dun sa amin dati. Hindi ako pwedeng magkamali. Nagdadalang tao ka. Wala ka na dapat ipag-alala. Lilipas din to. Basta, Clara. Kung may kailangan ka, lapitan mo lang ako anytime. Salamat. Babe, onti na lang. Onting kahit na lang. Matutupad na lahat ng mga pangarap natin. Ako, babe. Lahat ng pangarap mo natupad na. Wala na pinakasalan mo ako. Babe, ha? Baka naman mamaya, kay Rainbow mo lang napupulot yung mga ganyang linya mo. Hindi, no? Babe, urig yun. Benta naman, eh. Oo naman. Di ako magsasawa. Babe, pag nakompleto na natin yung para sa bahay, ang sisimula naman natin para sa specialista. Para magkaroon na tayo ng Natoy Junior at Little Irene. Oo naman. O, ihaw mong kanilimutang inumin ang gamot mo, ha? Annex? Doktora Mercedita. Maupo ka. Huwag na. Hindi ako magtatagal. Ako si Nestor Samaniego, ang ama ni Clara Samaniego. Yung pasyente mo. Nasabi nga sa akin ng nurse ko na nag-iskandalo ka pa daw dito para lang hanapin ako. Gusto ko lang malaman kung bakit siya nagpapatingin sa'yo. Confidential yun, Kapitan. Bakit hindi si Clara ang tanungin ninyo? Marami pa ho akong pasyente. Akala mo ba'y natatakot ako? Kamag-anak ng asawa kong karibal mong kandidato. Ano kayang mangyayari kapag natalo ka? Paano naman kung manalo? Uulitin ko yung tanong ko sa'yo.
bakit nagpapatingin sa iyo ang anak ko? Buntis ang anak mo. Hindi dapat ito kumalat. Hindi pwedeng lumabas ito. Kapitan, malaking iskandalo ito. Kapag binuksan mo yung bibig mong Makate, mas malaking iskandalo ang mangyayari. Lalabas ba? Mabuti naman at nagkakaintindihan tayo. Natoy. Salamat, Clara. Babe, sige na. Mamaya na lang. Para. Bikon. Si Clara nagluto ng sinangag. Natoy, siyempre tinuruan ko. Alam mo kung kuha na nga na yung timpla mo eh. Konting asin at maraming bawang. Ah, talaga, Nay? Oo! Naku, Clara, part of the family ka na talaga. Alam mo na yung family recipes. What's next? The family jewels? Lucy. Eh, kung tumutulong ka ba naman sa kusina eh. Chusero to. Si ate talaga kung ano pinagsasabi. Ah, ma'am. As I was saying, part of the family. Yes, she's part of the family now. Tanggapin mo na yun and get over it. Hindi ba, Natoy? Wala namang masama, di ba? Pagkatapos ng ginawa niya sa pamilya. Oo naman mo. Sinasabi ka kanina? Kailangan ko umuwi para kunin yung mga dokumento para sa enrollment. Okay, if you must. Pero babalik ka kaagad, ha? Opo, babalik po ako. Pangako. Itinuturing ko na rin kayo parang pamilya ko. Tumabi ka nga dyan! Sagasahan kita dyan eh! Alam mo ba ako? Huwag ko pakialam! Pakinaan! Oo na nga! Dadaan nga ako dyan! Sigurado ko ba siya gagawin natin? Patawarin ako ng Diyos kung makapatay man akong ngayon. Mabilis lang to. Ayang harot mo siya. Oo nga. Baka sobrang bilis natin. Baka tayo matigong. Kapitan? Ikaw ang nagturo ng lahat ng kalandian sa anak ko. Kaya walang puwang sa mundo ang mga katulad mo. Tama mo gawin! Kapitan, wag mo! Masasanay ka rin dyan kapag nanalo na ako, June. Mas marami ka pa makikita. Masyadong maraming dapat linisin sa bayang ito. Si Pilar, ano gagawin natin? Gagawin? Edi wala. Nasa bahay tayo kumakain ng hapunan. Di ba? Paano yung baril na ginamit niyo, Tang? Sinaulo ba akong magdadala ng lisensyadong baril? Hindi si Pilar ang pinoproblema ko. Si Clara.
na babaeng yan. Alam niya kung sino gusto kong lalaki para sa kanya. Pero ano ginawa niya? Nagpakalaw pa rin sa kung sinong hutas yun. Makakasira ito sa kampanya ko eh. Kaya na, alisa tayo. Saan tayo pupunta? Susuntuin natin si Clara. Kaya na. Naku, si Debbie talaga, hindi pa ito pinagpabukas. Pero tante daw po kasi yan eh. O sige, salamat. Mag-ingat ka ha. Sige po, alas na rin ho ako. Asa si Clara? Sino ka? Ako ang tatay ni Clara. Ilabas yun ang anak ko at iuwi ko na. Kung hindi, kakalat ka rin ko yung babae niya palabas ng bahay niyo.